transforming lives, building the nation and hear or far. We conquer with dignity and pride. Through excellence and virtue we're bound to amplify. But on the state university, the National Engineering University, your great name shall stand till eternity. Your great name shall stand till eternity. Innovations transforming lives. Batanga State University Vision, a premier national university that develops leaders in the global knowledge economy. University Mission, a university committed to producing leaders by providing a 21st century learning environment through innovation in education, multidisciplinary research, and community and industry partnerships in order to nurture the spirit of nationhood, propel the national economy, and engage the world for sustainable development. University core values: patriotism, service, integrity, resilience, excellence, and faith. College goals. The College of Arts and Sciences aims to provide leadership in quality instruction, research, extension service, and professional training in the arts and sciences. It also aims to produce scientifically trained, economically stable, and environmentally conscious citizens. Moreover, it is also anchored on the philosophy of providing students with humanistic education, geared to enhance their commitment to personal growth and social transformation, thus making them professionals possessing love and faith in the Almighty God, their country, and fellow men. Bachelor of Arts in Communication Program Educational Objectives. This program aims to equip students with the knowledge and skills in the theory and practice of communication, applicable in various professions and contexts with focus on media professions. Batanga State University. Ang imig ng kalagatan.
Magandang umaga, Pilipinas! Sa magandang umaga, Batangas! Simula dito sa himpilang Sparta ng Kanlurang Bataan, ito ang Bat State Ulat sa Umaga. Bat State Ulat sa Umaga! Araw po ng Lunes, January 22, 2024, unang araw ng pasukan ng ating mga college students dito sa Bat State U. Arasof, makakasama niyo po ang inyong lingkod, Lenny Ilaw. At kayo nga ay nakikinig sa inyong pinakapaboritong himpilan ng Batangas State University, Arasof, Nasibu. Isang mapagpalang araw para simulan ang isang oras ng makabuluhang balitaan. At narito na nga ang mga nagbabagang mga balita. DLSU DASMA SHS magbibigay ng elective course sa pop culture. Urban gardening sa Taytay Rizal mas pinalakas. Unang super health center sa Imus, Cavite, formal ng binuksan. Perang naipon ng mag-asawa sa Cavite, nagkapunit-punit at nagkabutas-butas. At 96 na Homeowner Association members ang Ono Rizal, pinagkalooban ng sariling lupa at titulo. Para sa unang ratsyada ng mga balita. DLSU DASMA SHS magbibigay ng elective course sa pop culture. Magsisimula na ngang magbigay ang De La Salle Dasmariña Senior High School ng elective course sa iba't ibang pop culture topics. Kabilang rito ay ang pag-aaral kay Taylor Swift at sa kanya music artistry. Maliban kay Taylor Swift, parte rin ang iba pang kursong elective ang iba't ibang subject topics tulad ng pag-aaral sa animated cartoon show na SpongeBob SquarePants, sa mga Korean dramas, sa cycling at outdoors culture. Magbibigay rin ang institusyon ng kursong elective sa ekolohiya ng mga pusa at iba pang nakalakip rin sa pop culture. Lumabas ang anunsyo ng institusyon matapos ang balitang magbibigay rin ng elective course ang University of the Philippines Diliman ukol sa pag-aaral sa artistry ng pop star at kung paano ito nakaapekto sa relasyon ng media sa class, politics, gender, race at iba pang kaisipan ukol sa social success at mobility. Samantala, urban gardening sa Taytay Rizal mas pinalalakas. Dahil sa layuning itaguyod at higit pang palakasin ang urban agriculture o pagsasaka sa bayan ng Taytay Rizal, patuloy ang pamahagi ng libreng binhi sa kanilang mga residente. Inanyayahan ng Taytay Agriculture Office ang lahat ng mga taytayenos na dumulog sa kanilang tanggapan upang makuha ang mga libreng binhing kanilang inihahandog. Bukod dito, tuloy-tuloy pa rin ang pag-asaayos at pagtatanim sa Smile Taytay Demo Farm sa Ramos Compound, Barangay Muzon. Ang lugar na ito ay magiging demo area at training site kung saan ipapakita ng mga eksperto ang iba't ibang teknolohiya at pamamaraan sa pagsasaka. Ito ay magsisilbing gabay para sa mga nagnanais matutunan ang mga makabagong pamamaraan sa pagsasaka.
Ibang balita naman tayo, unang Super Health Center sa Imus, Cavite, formal nang binuksan. Formal na nga pong binuksan itong Biyernes ang pinakamalaki at kauna-unahang Super Health Center sa Cavite na matatagpuan sa Legion 2 Barangay Karsadang Bago 1, Imus. Ilan sa mga serbisyong handog ng nasabing center ay X-ray, laboratory, animal bite clinic, dental clinic, TB dots, reproductive health and wellness center, pharmacy at consultation clinic. Mayroon din ito ang treatment area, Key Assistance for Developing Adolescent Center, mga offices para sa National Immunization Program and Family Planning, Alapan, Karsadang Bago Pag-aso Office Emergency Operation or Risk Reduction Management and Health Office, at Health Education and Promotion Office. Matatagpuan din dito ang Records and Assistance Corner, Doctor's Office, Staff Quarters, Conference Room at Audio-Visual Room. Yan at iba pang mainit na mga balita makalipas ang isang paalala. Ako'y may kahandaan, kaya't ako'y walang alinlangan. Ang pagbuhos ng malakas na ulan dulot ng bagyo ay isa sa mga sakunang palagi ang tumatama sa Pilipinas. Narito ang mga public storm signals at pinsala nito. Signal number 1. Ang hangin ay umaabot ng 30 to 60 kilometers per hour. Inaasahan na pabugso-bugsong ulan sa loob ng 36 na oras. Signal number 2. Ang hangin ay aabot ng 60 to 100 kilometers per hour. Lubhang mapanganib sa maliliit na sakyang pandagat na pumalaot. Signal number 3. Ang bugso ng hangin ay aabot ng 100 to 185 kilometers per hour. Suspendido ang mga klase sa lahat ng antas at inaasahan ng iba yung pag-iingat sa mga nakatira sa dalampasigan. Signal number 4. Aabot ng 185 kilometers o higit pa. Lubhang mapaminsala sa komunidad na maaaring sumira ng infrastruktura at mga pananim. At super typhoon, kung saan umaabot ng 220 kilometers per hour o mahigit pa. Ito ay maaaring magbunsod ng malakas na hangin at malakihang pagbaha sa komunidad. Tandaan, ang kahandaan ang magliligtas sa iyo sa kapahamakan. Isang paalala mula sa DDWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Kayo'y nakatutok pa rin dito lamang yan sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Sa wagapatuloy ng ating balitaan na perang naipon ng mag-asawa sa Cavite, nagkapunit-punit at nagkabutas-butas. Pagkadismaya ang naramdaman ng mag-asawa mula sa Naik, Cavite nang makitang nagganda punit-punit, butas-butas at kumupas ang kanilang naipong pera na nagkakahalaga ng 34,000 pesos. Ayon kay Maria Luwina Lopez, kanilang itinago ang naipong pera sa isang PVC pipe para sa pagpapagamot ng kanilang anak. Ang pera ay galing sa isang taong sahod ng kanyang asawa at itinabi sa alkansyang gawa sa nasabing PVC. Inakala ng mag-asawa na ligtas ang alkansyang kanilang ginawa, kaya pati mga ekstra na bariya ay inilagay din nila sa loob nito. Subalit na dismayang mag-asawang nang makitang sira at butas-butas ang mga papel na pera, gayon din ang pangingitim ng mga bariya na pinaniniwalaan nilang dulot ng PVC pipe. Sa kasulukuyan, ang 19,000 pesos mula sa nasirang pera ay agad na napalitan ng bangko. Ngunit kinakailangan pang hintayin ang proseso para sa kapalit ng natirang pera na lubos ang pagkasira. Samantala, 76 na homeowner association o sa Angon, Rizal, pinagkalooban ng sariling lupa at titulo. Para sa detalye ng balitang yan, narito si Winchell Tendan. Winchell, Ibat State, ulat mo. We
pinagkalooban ng pamahalaang panlalawigan ng Angon, Rizal ang nasa 76 na miyembro ng Homeowner Association sa lugar ng sariling titulo para sa mga lupang pinatitirikan ng kanilang mga bahay. Ayon kay Governor Nina Inares, matagal nang lumapit sa Kapitolyo ang mga mamamayan na naninirahan sa Zone 2, Porok 8, Mahabang Parang patungkol sa pangambang masubasta ang kanilang tirahan dahil sa hindi pagbabayad ng buwis ng tunay na may-ari ng lupa sa loob ng ilang dekada. Kaya ngayong ipinagkaloob na sa kanila ang sariling titulo, ay labis ang pasasalamat ng mga residente dahil sa malaking tulong na natanggap. Para sa Bat State Ulat, ako si Winchell Tandan ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. At yan ang unang pasada ng mga balita. Sa aming pagbabalik, hatid naman namin sa inyo ang ikalawang bugsod ng mga balita, kaya naman manatiling nakatutok. Dito lamang yan sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Isa ka rin ba sa laging nabibiktima ng fake news? O hindi sinasadyang nakakapagpakalat ng mga ito sa social media? Dahil sa dami ng mga impormasyong kumakalat sa social media, hindi maitatangging lumalaganap na rin ang mga fake news. Kaya't huwag agad maniniwala sa mga impormasyong kumakalat ngayon. Panahon na upang magkaroon tayo ng kaalaman upang hindi tayo mabiktima ng mga maling impormasyon. Narito ang mga bagay na dapat mong tandaan at isaalang-alang bago tayo magbahagi ng mga impormasyon sa social media. Una, basahing mabuti ang impormasyong nilalaman at kung paano nakalap ang balita. Pangalawa, alamin kung anong news outlet o sinong manunulat ang naglathala nito. Pangatlo, tukuyin ang petsa at oras kung kailan ito na-published. Pang-apat, tukuyin kung balanse ba ang pinapahayag na istorya. Panglima, obserbahan at tukuyin rin mabuti ang mga nilalamang mga larawan at kataga at humanap ng iba pang pinagkakatiwala ang mga tagapagbalita na naglathala ng kaparehas na impormasyon kung ikay may pagdududa. Mahalagang maging mapanuri at tiyaking tamang impormasyon lamang ang ating ibinabahagi. Isang paalala mula sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Basting pula sa umaga.
sa umaga. Magbabalik bilang head coach ng TNT Tropang Giga ang dating Gilas Pilipinas coach na si Chat Reyes para sa pagsisimula ng PBA Forte Season Philippine Cup. Sa gitna ng mga pinsalang tinamo ng koponan dulot ng mga injury, nagtapos ang TNT sa 8th pwesto sa elimination round at natalo sa quarterfinals ng Magnolia Hotshots. Ang pagbabalik ni Reyes ay may layuning bigyan ng bagong direksyon ng koponan upang muling makamtan ang tagumpay sa hinaharap. Sa ibang bahagi, isang pagbabalik din ang magaganap sa pangangasiwa ng koponan kung saan si Jojo Lastimosa ay babalik sa kanyang dating posisyon matapos pumirma ng contract extension bilang team manager. Sa pagtutulungan ni Chot Reyes at Jojo Lastimosa, umaasa ang koponan na muling makakamtan ang tagumpay at maiangat ng kanilang performance sa darating na PBA season. Para sa Bat State Ulat, ako si Maureen Gonzalez ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Maraming salamat, Maureen Gonzalez. Samantala, narito naman po ang ating ulat at panahon. Bat State Ulat sa umaga. Ngayong araw ng Lunes, patuloy na makakaapekto sa Batanes, Cagayan Valley, Apayaw at Babuyan Islands ang Northeast Monsoon o Hanging Amihan na magdadala naman ng malaking syansa ng maulap na kalangitan na may mahihinang pag-ulan sa mga nabanggit na lugar. Samantala, sa nalalaming bahagi naman ng Luzon, asahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan at may tsansa pa rin ng mga isolated o pulupulong pag-ulan. Pagdating naman sa Visayas at Mindanao, asahan rin ang mga isolated o pulupulong mga pag-ulan. Nakataas ang gale warning sa Batanes, Cagayan, including Babuyan Islands, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Kaya naman po, iwasan muna ang pamamalaot sa mga nabanggit na baybayin at paalala pa rin syempre ang ibayong pag-iingat. Ang araw ay sumikat kaninang 6:24 ng umaga at lulubog mamayang 5:51 ng hapon. Para naman sa ating latest foreign exchange rate update para sa palitan ng piso kontra US dollars, 55.83, Canadian dollar 41.40, Singaporean dollar 41.54, Saudi riyal 14.89, Euro 60.73, at Chinese yuan 7.76. Japanese yen, 38 centavos. At yan ang mga balitang nakalap namin sa buong magdamag. Pinaka napapanahon, pinaka bago mga balitang hatid sa inyo ng Bat State Ulat sa Umaga. Bat State Ulat sa Umaga. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow, mag-subscribe sa ating mga social media accounts, YouTube, Facebook at sa ating TikTok at TWBX96.5. Nako, para po sa mga aspiring DJs diyan, nako, kami po ay naghahanap ng mga student radio jocks or radio DJs. Ano? At para po makasali ay i-duet nyo lamang po yung aming pinakabagong uploaded na video dyan po sa aming TikTok account at TWBX96.5. Makita-kita tayo muli bukas, alas 8 ng umaga para sa mainit na balitang hatid ng Bat State Ulat sa Umaga. Ako pong inakasama ngayong araw ng Lunes ang inyong kabalitaan, ka-Bat State Ulat, Lenny Ilaw. Bat State Ulat sa Umaga. Manatiling nakatutok dahil susunod na ang Pusong Ko To Best of OPM Love Songs. Dito lamang yan sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Pursuant to the germane and existing provisions of the Republic Act 7722, the Commission on Higher Education mandated all higher education institutions to implement their fourfold functions, namely instruction, research, extension, and production.
the Batangas State University, the National Engineering University Arasof Nasugbu Campus guarantees that the institution is gearing towards the attainment of these fourfold functions. Likewise, the College of Arts and Sciences, as one of the flagship colleges of the university, strives for excellence in the conduct of research and extension services. Research. The College of Arts and Sciences continuously conducts researches relevant to the research thrust of the university, focusing on the fields of communication arts, criminology, fisheries and aquatic sciences, food technology, psychology, humanities and social sciences. Such researches generate high impact research outputs for the utilization of the educational, communal and industrial sectors. The college also boasts the roster of its faculty researchers who constantly conduct, present and publish researches and who were recognized for their studies in various peer-reviewed journals, conferences, and symposia both in local and in international level. Extension Services. The College of Arts and Sciences is also committed in transforming its social responsibility into reality. The college develops and implements sustainable extension programs for its clientele and diverse stakeholders. The college's extension programs aspire to create an environment that fosters active participation of the university, government, non-government organizations, and industrial establishments in developing the marginalized communities, thus meeting the needs and improving the quality of life at the grassroots level. Here at the College of Arts and Sciences, we practice excellence! Heto na! Aarangkada na! Ang PWBX 96.5, the voice and rhythm of the sea. Ang campus radio station na magpapakilig, magpapaiyak, at magpapasaya sa iyong araw. Usong ko to, the best of OPM love song. Bida ang mga dugdugi na tiyak mapapasabay kahit mga oldies. Mr. DJ, can I make a request? Lalo na ang ating mga Gen Z. Gento, 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 dito basta basta bing. DWBX 96.5, the official radio station of Batangas State University Arasof Nasugbu. Makisaya at makikanta mula Lunes hanggang Biyernes sa Pusong Ko To, Best of OPM Love Songs, kasama ang pinakamagandang DJ sa balat ng radyo, DJ Bibi. Pusong Ko To, Best of OPM Love Songs. Sang lihim ang pagtingin sa'yo sa tayo.